Akin! Akin, agawa! Kuya! Akin! Sapa! Sapa, hindi pala! Agawa ni nanay! Akin! Agawa ni nanay na! Kung panaginip lang ito, gusto ko nang magising. Bata pa lang, alam ko na kung ano ako. Katawang lalaki, pero pusong babae. Musmus pa lang napakatayog din ang aking pangarap. Sino bang may gustong manatiling mahirap? Well, wala yun sa bokabularyo ko. Kung may isang babae akong iniidolo, si Nanay yon. Tinaguyod niya kami kahit mahirap. Lagi niyang iniintindi si Tatay kahit paminsan nasasaktan na siya nito. Wala tayong sati recognition mo ah! Ah! Ako babae! Alam ako lang ba? Alam ko lang yung sili mag-alawan! Ako babae lang ti? Magabay ko lagi si ati Miss Juan Kukay ba? Ati na, ibabayin ko si Rina at mo! Wala kang ban! Baboy! Akin! Galit dyan tayo! Doon tulay sa ating bilay! Galit! Galit dyan! Sige, irib laban! Nang ipinanganak ni inay ang ikapang 13 naming kapatid, umigil na siya sa pagkuha ng labada sa aming mga kapitbahay. Dahil na rin sa panganak ni inay sa bunso naming kapatid at pagod dahil sa pagtatrabaho,
nagkasakit siya sa puso. Lagi ko inakalang hahantong sa isang madiling na trahedya ng aking buhay. Namulat ako sa realidad na dapat matuto akong tumayo sa sarili kong mga paa. Nawalan ako ng kakampi sa bahay. Masakit mang isipin, pero nararamdaman ko na para akong katulong na hindi binabayaran. Bata pa lang, tinuruan ko na ang sarili ko na magsumikap. Grade 3 pa lang ako, tinularan ko na si inay. Nagbabanat ng buto para kahit papaano ay hindi ako maging pabigat sa aking pamilya. Nagsilbi akong labandera ng aming mga kapitbahay. Kahit pagod na, sige lang sa kusot kapalit ng biskwit at maliit na halaga pambaon sa eskwela. Pakilinisan mamaya yung office ko, ah. Kahit huwag ka na mag-class sa second subject mo, ah. Thank you, sir. Sige, salamat. So yung class, dismiss na. Bye, sir! Bye! Ingat! Ultimo sa paaralan, kahit anong trabaho na iutos sa akin, sinusunggaban ko. Kapalit ng merienda na di ko mabili sa baon kong kakarampot. Yes, sir. Ganda mo nga pala. Pasensya na. Thank you, sir. Pagkatas mo dyan, bigyan na. Ah, sige po, sir. Hoy, gaboy. Sir, alam siya. Alam siya. Okay, pa. Ay, hindi ka mamanda. Gusto mo ta? Ha? Gusto mo ta? Sige, mas mas kanyang. Ang din mo!
Gusto mo to? Nirahan ako sa bahay ng aking tita. Naging tagalinis, tagaluto, labandera at tagaalaga ng baboy. All around ika nga. Kapalit ng pagpapatira at pagpapakain nila sa akin. Mahirap makisama, pero mas mabuti na yon para kahit papaano, hindi ako maging pabigat sa aking mga kapatid. Sumputan ni abong ta ang sa ulo ang painawa ay sige sir. Akin mo dya ka lakad balik ta maliw kay kanan niya baboy ang sa ulo abi ka tum sumputan ta ko kaya ang painawa ko mo mangaliw ka la natan ka laba lang tigan gan agbuni gabay. Jukla? Nya, aki maapas nung kay. Kapala ko, sakit so. Aki nataliw kay kanan na babuyay. Kasi ate, yung gaganto ah, kumbaga na ang sangisulo ko. O siya sumangigang ganun si kayo, agi ako nuran, tasya sumapapalamunod si kayo. Aki na, ibubuy-buy itutulong yung agi. Ayan di, babagak mo ilabat. Ang api utang na lobulas eh. Ay dapat labat. Ya tulungan nyo, te agi, nakakatulungan nyo. Ang apuha ng tigabon to at umi. Eh? Ay, babagat labat, ante. Aki pala. Dala pala, makapabili. Sa isang pangarap, ako'y nanin. Uy, ganda pala, sino kayo kin? Makakaunan nila ni Galila, tayo sa patila. Uy, yung ulan dyan, abong yun. Ang dilang, kapag gawan mo di man. Saan mo matang, ha? Klase. Uy, Jensen, I love you ko lang ka ng Gary. Ito yan. Uy, I love you ko lang ka ni Kaina. Gary, ha? Ito yan. Tuloy lang ang buhay. Kahit mahirap, laban lang. Sa loob ng eskwelahan, doon ko nararamdamang malaya ako. Panandalian kong nakakalimutan ang mga problema ko. Laro doon, laro dito. Kahit papaano gusto kong maranasan na bata ako. Bawat bata sa ating mundo ay may pangalan, may karapatan. Bawat tao sa ating mundo, bawat nilikha sa mundo, minamahal ng Panginoon. Bawat batay may pangalan, may karapatan sa ating mundo.
Nakahanap ako ng kaibigan na magiging kakampi ko, kasama sa tawanan at lungkot na aking mahihingian ng payo. Magiging panyo sa panahong mabuhos ang mga luha ng pait mula sa aking mga karanasan. Uy, Mila ah! Hindi lang, baka papaisa ko ng sinanay mo. Andita, siya, so bahala ka! Ang bawat nasa ating mundo ay may pangalan, may karapatan. Matanda, ngunit bata pa rin ang bawat tao sa ating mundo. Hayaan mong maglaro ang bata sa araw. O may kaya, maputi kayo manggi. At kahit ano mang uri ka pa, sa iyong mundo pagbata ka. Ay! 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 Marunong lumangoy. Huwag mong ginagaya yung buhay ni Shikay na sa'yo. Patapon na yung buhay mo. Huwag niyong sinasama to, ha? Kayo, naghahanap kayo ng disgrasya. Indante. Pagtungtong ko ng sekundarya, baon-baon ko pa rin ang pinangahawakan kong pangarap. Nagpatuloy sa pagiging labandera para hindi na humingi ng baon sa aking kuya at ate. Ang pakiramdam na maging pabigat sa pamilya para sa akin ay isang kahangalan. Uy! Gary! Nasaan ka ba? Ah, hindi pa. Ano? May pupunta pa kasi ako dito sa bahay. Bye! Bye! Manakarala, sayang sa lima. Tapos? Balbalog kasi may pabayaran ni Kim, 3,200 at hapon hindi mo may allowance ni. Gastos labatan, bilamila ka. Ang ganun mo lang labat, handang tabi. Ang gabi yung kwarta. Kaibigan pa naman kita, tapos pinapakain pa kita sa bahay namin, ganyan na yung gagawin mo sa akin.
Ate, pinagbibintangan ka niya. Ikaw daw kumuha ng 300 niya. Hala ka, pinagbibintangan ka. May nagko-complain sa'yo kaya pinatawag ko ka rito. Sinasabi mo daw na siya daw yung kumuha ng pera mo. Totoo ba yun? Hindi po, sir. Sinungaling ka? Wala po ako sinasabi, sir. Napakasinungaling mo. Sinabi na nga nila sa akin, ako raw pinagbibintangan mo, tapos kakailan mo pa. Porque may nakita kayong pera sa akin, ako na agad ang kumuha. Yung perang yun, pinaghirapan ko yun. Nag-solicit ako, nagtrabaho ako, nagtipid ako, ang bawad ko para lang doon. Kaya wala kayong karapatan para husgan ako. Sabi po kasi nila, sir, may nalaglag daw po pera si Gary, kaya nakinala na rin po ako. O paano, ngayon yan? Ngayon na alam mo na hindi pala siya yung kumuha ng pera mo. Anong gagawin mo ngayon? Sir, magsusorry na lang po ako. Sorry. Natutuwa kong lumaban pag alam kong nasa katwiran ako. Hindi ko nahahayaan na tatapak-tapakan ako. Patapon na yung buhay mo! Kunin mo! Kunin ko! Sawa na akong magpaapi at magmukhang kawawa. Abala kung matalino ka! Diyan, abong nyo sa ibabag ang tukul panaaralan mo. Sino ang marunong ka? Bakit yung isigla rin kapag nanaalamay? Nunang mo pa? Nunang mo? Sa kabila ng pagmamaliit sa akin ni Kuya Mau, ay hindi ako nagpatinag. Nang tumuntong sa 12 baitang, nagsumikap ako sa pag-aaral. Muli, sinubok kami ng Diyos nang magkasakit ang aking ama at magkaroon ng komplikasyon. Pinagsabay ko ang pag-aaral at pag-aalaga sa aking tatay. At hindi pinalagpas ang mga trabahong pwede kong pagkakitaan. Mas tumibay ang pananalig ko sa Diyos at adika ay makatulong sa aking kapwa. Sa kabila ng mabigat na pasanin, hindi ito naging hadlang upang mahubog ang aking kakayahan at talento sa sports. Uy, guys! Tara, punta tayo ng swan. Dalawin natin si Matt. Sige, sige. Tapos magpilit na rin tayo. Kayaman ni! Sana all! Lord! Si Josh na siya! Ano daw? Huwi ka na lang ng bahay niyo. Bakit? Si Papa mo. Tuloy lang ang buhay. Kapag nadapa, babangon at babangon pa rin. Sa likod ng lungkot at hirap na aking dinanas, pilit pa rin akong nagpapakatatag para sa aking pangarap. Senior high eh. Yeah. Gawin ko po may mang college. College? Sige, supportan ta ka. Kanyo to lang. Oo, basta figure mo. Sige, sirin. Bukod sa ate ko na nagiging kakampi ko sa bahay, si Kuya Mau ang isa sa nakakasundo ko. Pareho kami ng interes. At sa lahat ng mga kapatid ko, siya lang ang sumusustento sa amin. OFW siya sa Saudi. Ilang taon na rin siyang nagbabalik bayan. Pero hindi pa rin yung sapat. May mga pangangailangan pa rin kami na hindi natutugunan. Tulad ng aking pag-aaral. Kabon, single lang may kin, enrollment at college. Balik kasi sa babayaran dito ng college. Akin tanong, mantrabaho ka lang. Nanang namin so, babayaran dyan darbungay? Matutan ka mo siya, panaran ng buhay. Sa narinig kong yon, napanghinaan ako ng loob. Di ko alam kung magpapatuloy pa ba ako sa pag-aaral sa kolehiyo. Wala na akong ibang makapitan, kundi ang manipis na pag-asang maisasalba ako ng mga scholarships na matyaga akong pinipilahan.
Sus, exam-exam pa. Masyadong mataas pangarap mo. Kahit pumasa ka dyan, kung wala lang din susustento sa'yo, wala pa rin, dito pa rin bagsak mo. Ang galing mo sumagot ah! Wala ka na ang ginagawa dito sa bahay. Lagi ka mag-nasa school. Wala akong magawa matino. Magbasa ka ang pangarap mo! Basus ka! Wala ka kung utang ka lang! Good luck, Gary! Pagdadasal kita. Good luck, Beshi! Go, go, go! Good luck, Gary! Ako na ang bahala sa pamasay mo pabuntang Manila. Sige po. Thank you, Mom. Salamat po. Nalaban ako, hindi para sa mga taong hinihila ako pababa. Tatayo ako, hindi susuko para sa mga taong laging nandyan sumusuporta sa maliit kong tagumpay. Finally, I can say that all my dreams came true. Mahirap man ang naging paglalakbay ko, pero heto, all my sacrifices are paid off. Ikot ng mundo, tila ay pumapagal. Ngunit alam kung narinig magtatakal. Ang aking hinihintay ay makakamit. Pagkat bugaw na ang kulay ng ating langit. I am fucking still happy! Ay, hindi naman po tita, sakto lang po. Uy, malapit na pala yung kasal ah. Oo nga po eh, punta kayo tita. Oo naman, pupunta ako. Dati maliit pa yung kapatid mo eh, takbo-takbo pa dito. Siyempre pupunta ako. Paski po siya tita, ayos na po ako. Bye po, mag-ingat po kayo dito. Bye-bye ka, bye! Thank you.
Hindi lang ako, kundi tayong lahat ay nag-aasam na maihatid sa altar at manumpa sa harap ng may kapal. Bata pa lang ay pangarap ko nang may kasal sa lalaking tatanggap sa akin ng buo, na tatanggapin kung sino ako, na mamahalin ang mga bagay na wala ako. Handa na ako sa panibagong yugto ng aking buhay. Masarap sa pakiramdam na makita siyang nakangiti at sabik sa matamis kong I do, matapos ang matagal niyang paghihintay. I deserve to love and to be loved. Alam ko na nilalaan ng Diyos ang lalaking para sa akin. Alam ko na ang pangarap na yon ay akin ring maaasam sa takdang panahon. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag. Nihahanda sa akin ng Diyos ang lalaking magmamahal sa akin ng tunay, nang walang hinihintay na kapalit, nung hindi ako iiwan, hindi ako iiwang luhaan at hindi pa aasahin sa pangakong walang katotohanan. Hindi man na pa sa akin ang lalaking pinakamamahal ko, nakamit ko naman ang pangarap na inaasam ko. Ito ang kwento ko. Ay nahanap ko na rin ang aking tanging hinihiling. Yes, Father. Pangako sa'yo na ikay uunahin at hindi na itatanggi ang tadhana ng nahanap ko sa'yo. Sa